Itaas pong ating mga kamay, may mahal, tayo po'y mag-isang manalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalat na langin ng iyong hinirang propeta sa uling kapanahunan. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildis Almeda, sa oras tumalapin noon, sa aking pagdadala niyo balang mensahe, buksan mo, Diyos, ang pag-unawang bawat isa narito. Hipuin mo ang kanilang mga puso, Ama, hallelujah. Ipaunaw mo sa kanilang ibanghelyong kaligtasan. Sa ganang akin umagagawa, Ikaw, Diyos, ang magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. At aking sinasaway ng manggawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pag-adlang lumaya sa aming kalitan. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give a double respect and honor to the man of God, our beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Lins Almeda. At ako din po yung nagpapaabot ng pag-respeto at paggalang sa buong pamilya ng ating beloved parents and the Lord. Hallelujah sa inyong lahat, minamahal. Sa ating po mga beloved newcomers, beloved visitors, our beloved viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Buksan po natin, minamahal, ang ating po mga Bible. Dito po sa Matthew chapter 24 verse 21. Matthew kapitulo 24 versikulo 21. Ito po ang nakasulat. Pakinggan po natin, minamahal. Dito sa Ebanghelyo ay Matthew 24:21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon na hindi na mangyayari kailanman. Amen. An unparalleled time of great tribulation will come upon the world. So darating ang kapighatian, no? So mag-umpisa po yan, minamahal, sa mga lindol, no? Mga may lilitaw ng mga karamdaman na wala ng lunas, super typhoons, mga tinatawag na climate change o mga global warming na yan. So part yan ng sinasabi ng Bible na kapighatian. Sinyalis sa papalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Sa latest minamahal na counting sa mga nangamatay sa lindol sa Turkey ay umabot na po ng 25,000. Marami pang hindi pa na rescue. Marami pang hindi pa nakita. Thousands of them. Maraming nasa hospital na malala po ang kalagayan. Naramdaman na po nila yung kahirapan, yung gutom. No? So, isang part lang po yan sa mundo. Yung tumama yung lindol na yan. Paano kung sabay-sabay, minamahal, series of earthquakes. So ano na kaya ang mangyayari? Yan ay nasa Bible na. Predicted na po yan, minamahal. Hinulaan na ng Biblia yan. Sabi nga ng Malapinon, heavens and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Amen. So, itong ating role as
ang missionaries sa huling araw ay lalong pinapalakas ng mahal ng Panginoon. No? Bago lang na-receive ko yung message, minumahal, na hindi lang po sa Maynila ang sounding. Ito'y nationwide. So magsa-sounding din tayo dito. Mayroon din tayong sounding dito, minamahal. Mamimigay din tayo ng leaflets starting tomorrow. Kung kailan natin maigawa yan, magawa yung sounding na yan. So lahat ng mga outstation na under ng kawayan, Isabela, ay bibigyan natin ng kopya ng sounding and then iikot tayo. Yung taga Santiago, sa kanilang area, Kawayan, Tumawini, Malig, Ilagan. Iba naman yung gawin din sa Tugigaraw, yung nasasakupan nila doon, sa Lawag, sa Mindanao, sa Cebu. Ibig sabihin, hindi lang po Manila ang nagsasounding na ngayon. Buong bansa na. Amen. So, lalong ito'y pangmalakihan na minamahal to inform our beloved fellow countrymen na kailangan na nilang magbalik loob sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kasi pag sa atin tatama itong mga nangyayari sa ibang bansa minamahal, ano na kaya ang kalagayan natin? No? Pag yan ay tatama sa Metro Manila, yung ganun kalakas na lindol, 7.8 yung tumama sa Turkey, baka mas marami pa ang mamamatay. Marami pong mga building sa Metro Manila na hindi po, matawag natin mga substandards. Guguho lahat yan. No? So yan ay mapipigilan pag ang mga tao ay magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minumahal. So, paano magbalik loob sa ating Panginoong Diyos? Siyempre, kilalanin ang totoong Diyos. Hindi ko mo tumatawag ka sa Diyos, ay Diyos na nga yung tinatawagan mo. Kahit ang mga Hudyo, tumatawag sila, Ama, Ama, pero sabi ng Malapino ng inyong ama ay ang Diablo. Dahil kayo ay mamamatay tao. Ginagawa niyo ang gawain niyong ama. Kayo ay sinungaling. Dahil siya ay ama ng mga sinungaling. Naniniwala sila sa Diyos pero hindi nila pinaniniwalaan ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Eh sabi ng Malapin, if you do not believe that I am He, you shall die in your sins. Pag hindi kayo maniniwala na ako nga, referring to the Father. Before Abraham was, I am. I and the Father are one. At sa Revelation chapter 22 verses 3 to 4, ang God the Father at saka ang Cordero ay iisa. Uupo sa isang trono. 22 ng Revelation chapter 22 verses 3 and 4. Pakinggan po niyo at ate pong unawain, minamahal. Dito sa Apocalypse 22, 3 at 4. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang maalipin, at makikita nila ang kanyang mukha, at ang kanyang kanyang pangalan ay isa sa kanilang mga noo. Amen. Everybody say praise the Lord. Ito po ay tumutukoy sa iisang Diyos, minamahal. And there shall be no more curse. Wala na yung mga lindol na yan sa panahon na yan. Wala na yung mga super typhoons. Yung global warming na yan, yung mga pandemic na yan, mawawala yan lahat. And there shall be no more curse, but the throne of God, hindi po thrones, throne, iisa,
the throne of God and of the Lamb. So ito pong trono na ito na iisa ay trono ng Diyos at ng Kordero shall be in it. And his servants, hindi po sinabing dear servants. So iisa lang talaga ang tinutukoy dito. Yung God at ang Lamb ay iisa. Everybody say praise the Lord. Ang Diyos at ang Kordero ay iisa na nakaupo sa isang trono, and his servants shall serve him. O, di ba? Kasi kung ang God at saka ang Lamb magkaiba, serve them. He serve him. And they shall see his face. Makikita nila ang kaniyang mukha. Eh, hindi naman nakikita ng Ama del Espiritu. So, sino yung mukha na makikita? And his name shall be in their foreheads. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sinabi niya sa verse 7, sa Revelation chapter 22, verse 7, dito sa verse 7 ng Revelation 22, sabi rito, at narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng salita ng hula ng aklat na ito. 12? Sa 12. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Sa 13. 13. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. 16. Ako si Jesus ay nagsugo sa aking anghel upang sa iyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang nagniningning ng tala sa umaga. 20. Sa 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling umaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Yesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So ito dapat ang marinig ng mga tao. No? Hindi nila nakilala yung paparito eh. Sa mga Trinitarians, ang paparito ay Diyos Anak. Nako. Hindi lang milyon ang mapupunta sa impyerno, billion. Billions minumahal. Kasi marami pong mga naniniwala na may Diyos Anak. May Diyos Espiritu Santo. May Diyos Ama. Tatlong persona sa magkaibang Diyos. Pero iisa lang daw ang kanilang purpose, ang kanilang layunin. Iisa lang ang kanilang gawain. O, yun yung kanilang paliwanag. So, tatlo nga talaga ang Diyos nila. Isabi ng Biblia, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." At nabasa natin kanina, ang Diyos at ang Kordero ay nakaupo sa iisang trono at tinutukoy siyang Alpha at Omega. Makikita na ang kanyang mukha. Sino yon? Si Jesus. Amen. Nagpakilala sa, "I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. He which testified these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus." Sabi dito, minamahal, sa 21, "The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen." So, nasaan yung Ama? Nasaan yung Holy Spirit? Father, Son, Holy Spirit, iisa lang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tatlong persona. The one God manifested in three manifestations. Yan ang dapat malaman ng tao. So nung nag-utos ang mahal na Panginoon na bautismuhan ang lahat
na mananampalataya in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name, hindi po names. Ang inutusan ay ang mga Holy Spirited men of God. Sa kapanahonan ng mga apostol, silang lahat ay nagbautismo in Jesus' name. Amen. At yan din minamahal ang dapat marinig at malaman ng mga tao sa ating kapanahonan. Na, dami mong nabautismohan. Palipat-lipat na ng relihiyon. Pariho ang bautismo in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. Sa kinagis ng Roman Catholic. Ganon din ang bautismo. Tapos, nag-protestante, ganon pa rin ang bautismo. Nag-born again, ganon pa rin ang bautismo. Lumipat sa Saksenyoba, sa Iglesia, ganon pa rin ang bautismo. Walang pagbabago, walang kapangyarihan, walang kapatawaran sa kasalanan. Pero nung napunta sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, nandyan ang pagbabago, nandyan ang kapatawaran sa kasalanan. Dahil sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Para mapatawad at mahugasan ng lahat ng mga kasalanan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So, pag malaman mo ang katotohanan, kailangan bang kahit sino na lang ang magbautismo? Hindi po, minamahal. Kailangan maniguro ka. Malay mo, yung nagbautismo sa'yo, eh, lasenggero na pastor. Ha? Delikado ang kaligtasan mo. Malay mo, yung nagbautismo sa'yo ay isang pastor na maraming babae. Oh. Eh, sabi ng mahal na Panginoon, God heareth not sinners. So, disqualified pa rin yun. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, kailangan doon ka magpabautismo sa church na talagang nandyan kasama ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may na mahal. At yan ay napatunayan na kahit yung mga pastor ng iba't ibang sekta at denominasyon, sila po ay nagpa-rebaptize. No? Mga alagad nga ni John the Baptist, nagpa-rebaptize. Eh, lalo na yung mga bautismado ng mga walang klarong mga pastor. Eh, si John the Baptist, siya ang nagbautismo kay Jesus Christ. Amen. Bilang tao, binautismuhan siya ni John the Baptist. Bago nagbautismo ang mga apostoles, marami po ang nabautismuhan ni John the Baptist. Pero yung mga disipulo ni John the Baptist, inulit, binautismuhan umuli. Dahil wala silang natanggap na Espiritu Santo. Eh, sa Acts 2:38, mapatawad ng kasalanan mo and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Basahin nga natin ang Acts 2:38 and din isunod ang Acts chapter 19 verses 1 to 6. Dito sa Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at kayo mga magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa 19, 1 to 6. Sa 19, 1 hanggang 6 ng mga gawa. At nangyari na samantalang si Apollos ay nasa Corinto, pagkatak ni Pablo sa mga lupaing matataas ay napasa Epeso at nakasumpong ng ilang alagad. At sa kanila'y sinabi, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsampalataya? At sinabi nila sa kaniya, hindi. Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung magkagayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan
na sila ay magsimpalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. At nakalang marinig ito ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus at nang may patong na ni Pablo ang sa kanila ang kanyang mga kamay ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila ay nagsipagsalita na mauwika at nagsipanghula. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So walang ibang daan tungo sa kaligtasan. Kahit ang mga alagad ni John the Baptist, sila po ay inulit na binautismuhan. Nagpa-rebaptize sila. So yun ang ating misyon, minamahal. Ang krusada, ang 48th years anniversary revival crusade sa Lonita Grandstand, ang mensahe ay pareho lang. Salvation is the greatest matter of importance. Kaligtasan pa rin, minamahal, ang mensahe. Hindi po nagbabago. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan nating mabautismuhan muli lahat ng mga religious leaders na hindi baptized in the name of Jesus. Maliban na lang yung nagbautismo na in the name of Jesus Christ. Turuan na lang sila ng fasting, prayer, mahabang pagpupuri, kabanalan. Naalala ko yung sinabi ng ating beloved parents in the Lord na kailangan maribaptize ang mga Trinitarians. Pero yung mga nagbautismo na in the name of Jesus Christ, hindi na kailangan. Maliban na lang kung kausapin sila ng mahal na Panginoon. Pero ang mga membro ni Kibuloy, yung Pastor Kibuloy sa Davao, at mismo si Kibuloy, kailangan maribaptize yan. Naligaw na ng landas yan, minamahal. Inangkinan niya na siya ng Kristo. Delikado. Siya ng appointed son. Appointed. Tayo ay tinatawag na sons and daughters of God. Pero nagpaiba siya. Parang si Kristo na yung kanyang kategori. Yan yung false Christ. Iwala namang kapangyarihan. Panahon ng pandemic, natamaan ng COVID, na hospital. Paano naging appointed son yan? Mahina naman ang father niya. Tayo ang father natin ay great physician. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. Oh, mga kapatiran, talagang tumayo sa pananampalataya kahit matanggal sa trabaho. O ngayon, mayroon akong narinig, nakita, isang pastor sa Amerika, those, sabi niya, who oppose and did not receive vaccination during the pandemic time are the true believers of Christ. Oh, Amerikano na mismo nagsabi na pastor, minamahal, dahil almost more than 90% sa mga churches sa buong mundo talagang napatiklop ang tuhod, napaluhod sa pandemic. Kahit ang Vatican, kahit ang Pope, takot na takot sa COVID. So nakahanap si Satanas ng paraan para hindi mahalata. Pumasok siya sa virus, hindi siya nagpakita na malaking tao, malaking mama. Sa virus siya pumasok na hindi nakikita ng mata. Microscope lang, pag mayroon kang microscope, makita mo. Oh. Para daw pormang corona. So tinawag na coronavirus. Oh. Tinakot ang buong mundo. Maraming bumagsak na mga ekonomiya ng mga bansa. Maraming bumagsak na mga negosyo. Kahit mga eroplano. Kumpanya ng mga eroplano na-close dahil hindi nila kaya.
pinaluhod ang halos lahat ng mga churches maliban sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, proud tayo. Tayo ay makilala ng buong mundo. Eh, hindi nga natin magamit-gamit ang amuranto eh, dahil ang requirements ng management, vaccinated ba kayo? Ay, hindi talaga pwede. Hindi pwede daw gamitin ng mga unvaccinated. Mabuti na lang nung sa Luneta, tuwang-tuwa ang management. Samantala ang Luneta Grandstand, ginamit yan panahon ng pandemic, diyan dinala lahat na mga positibo ng COVID sa Metro Manila o sa Manila. Diyan sila nagtitent, diyan sila nag-isolate, nag-quarantine. So sabi ng mga tao doon, masaya na naman ang Luneta. Nandito na ang Jesus Miracle Crusade. Mabuhay na naman uli ang Luneta. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No restrictions. Kailangan talaga eh. Kailangan talaga. Nung pagpasok ng pandemic, mayroon ako nakita sa newspaper, isang katedral, yung upuan in between, may ribulto nilagay para magkaroon ng social distancing. Para daw may protection ang sasamba dahil katabi pa naman yung ribulto, di ba? Oo. Kaliwat kanan may ribulto, yun ang ribulto, tapos mananambahan, tapos ribulto, manambahan. O, ibig sabihin, at least pakinabangan, binaba na lahat yung nandun sa altar. Ito, dito na lang kayo sa upuan. Pero hindi naman nag-click. Hindi nag-click dahil hindi naniwala ang mga tao na makapagligtas yun. Na-close pa rin. Pero sa Jesus Miracle Crusade, minamahal, ilang beses tayong kahit sa ibang mga outstations, outreaches, binabantayan. Kahit sa Amerika, kahit sa iba't ibang, kahit sa Qatar, ni-raid sila doon. Panahon ng pandemic, nung nakita yung logo, humingi pa ng sorry yung mga matataas na opisyalis na nag-raid. I'm sorry. Nakita nilang logo, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kilala ang gawain ito, minamahal, na ang namumuno at nag pastor dito, ang ating kagalang-galang at minamahal pastor, ay nabubuhay sa fasting and prayer. Wala pong pastor makagawa ng ganyan. Siguro mayroong nag-fasting isang beses, nakapag 40 days, yun na yung kapital niya. E itong ating mahal pastor, isang beses lang ba? Paulit-ulit. Noong 1983, nakaabot pa siya ng 93 days. Ilang beses siya nag 40 days. Normal lang sa kanya yung 21 days, 10 days. Paulit-ulit yun, every crusade, 40 days fasting. Yung pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, bago pumasok, 40 days fasting. Sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf, 3 buwan. Nakasaksi ang mga Abu Sayyaf. Hindi man pwedeng sabihin kasi nungalingan yan. Di, tanungin nilang mga Abu Sayyaf na nandoon sa paligid, sila mismo nakasaksi. 3 buwan ang malapastor na walang kain-kain araw at gabi. Pinipilit pang pinapainom ng tubig, kinukutsara, sinusuka pa yung tubig. Paano ka mabuhay ng ganon, 3 buwan? Kung hindi mo kasama ang Diyos? Si robot mismo ng isang commander ng Abu Sayyaf, 3 araw, sabi niya, araw at gabi na hindi ako kakain, patay na ako. Mayroon kaming Ramadan, 1 month fasting, araw lang sa gabi kumakain sila. Kumbaga binaliktad lang nila yung araw nagiging gabi, yung gabi nagiging araw. Oh. Nahihirapan pa sila, hindi pa sila lahat nakakasunod noon. Yun pa kayang araw at gabi? Bago pumasok, nag 40 days fasting ng malapastor. Hindi kumakain araw at gabi. Tubig lang. Hindi ka naman pwedeng iinom ng maraming tubig dahil masusuka ka rin. Yung maligam-gam na tubig ang inumin mo. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Tama nga yung sinasabing, walang namamatay sa fasting, maraming namamatay sa sobra ang kain.
Amen. Kasi pag mag-fasting ka, tapos pag-break ka, tudo-tudo yung breaking mo, madali ka talaga dyan. Mayroong isang kilala, no? Taga rito sa inyo, sa Cagayan Valley, si Juan Fonse Indrele, dating Secretary of National Defense, mag 100 days na siya this coming February 14. In-interview siya, anong sekreto mo? Bakit habang buhay mo? Sabi niya, pag ako kumakain, moderate lang. Moderate. At hindi ako umiinom ng mga ganyan-ganyan, mga ano-ano, mga sobri-sobri, mga ano, mga inom-inomin na yan. Tubig lang iniinom ko, yung maligam-gam na tubig, yung mainit-init na kaya sa katawan. O, yun lang sekreto niya. Moderate lang siya kumain daw. Hindi siya nagpabusog. Ibig sabihin, moderate. Maramdaman mong may laman ng tiyan mo, hinto ka na kahit marami pang pagkain dyan. Eh kung minsan kasi, galing ka sa fasting, hindi ka pa nga nag-break, dami ka nang naiisip. Litson manok, isang buo talaga mamaya. Tapos pagkatapos isang buong litson manok, inom ako ng ano, paluto at ganito. Ay, bloating talaga. Hindi ka talaga mabubuhay dyan. Patay ka talaga. Kasi walang laman ng tiyan mo eh. Tapos bibiglain mo. So, yun ang nangyari. Yung iba, takot na. Kasi nabubloating nga. No? Nang laki yung mukha, nang liit yung mata, nahirapang huminga. Tapos sabi naman yung mga iba, advice naman, ay, sekreto niyan. Kumain ka lang ng maraming kalamansi. No. Oh. Sige, kain ka, pabusog ka. Pag mabloating ka, magkalamansi ka lang. Magpiga ka ng isang baso, mawala na yan. Para bang sinasadya na mabloating, total may kalamansi naman. Eh, paano kung hindi makaya ng kalamansi? Di, talagang madali ka. Pero kung mag-ingat kami na mahal, lalo kang gagamitin ng mahal na Pinoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So, ito yung ating pinaghandaan. We are part of that crusade, minamahal. Ang ating paglilingkod sa Malapino na sinasanay tayo, no? From glory to glory. Hindi po paatras ang Jesus, kasi paabante. O hindi pa po nangyari yung ganyan na mayroon tayong pagtitipon sa Manila ang sounding buong bansa. Buong bansa ang sounding. So, yung mga nakakarinig, kung hindi man sila makapunta sa Metro Manila, pwede silang manood sa online. Amen. Everybody say praise the Lord. Si Brother Leoncio nga, dito sa Kawayan, nakakita lang siya sa newspaper, ha? Na may krusada sa Luneta, eh mayroon siyang sakit sa atay. Eh wala pa namang online noong panahon na yon. Kasi kung may online siguro manood siya sa online. Kasi masakit ibiyahe yung may sakit ka sa atay kung pag malubak-lubak. At that time, marami pa sigurong lubak ang kalsada. E masakit. Pero tiniis niya. Ilang oras na biyahe. Sobra siguro 10 oras. E kung talagang may sakit ka sa atay, wala pang 30 minuto na malubak-lubak ka, talaga susurrender ka niyan. Pero tiniis niya. Nagbunga naman ng kabutihan yung kanyang pagtitiis. Pagkarating niya doon, at siya'y nagpabautismo, pag-uwi niya, wala na siyang naramdamang sakit sa atay. Hanggang ngayon, minamahal, ilang taon ang binilang, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Exodus 15:26, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes. Sa 26, bakit hindi kompleto yung ating screen? I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee.
Ha? So, ano po yung mga sakit, karamdaman na kanyang pinaranas ng mga sa mga Ehipsyo? Kasi yung mga Ehipsyo na yon ay matitigas talaga. Ayaw nilang bitawan ang mga Hodyo. Ha? Matitigas yung mga ulo nila, yung kanilang mga puso. Kasi gusto nilang pakinabangan ang mga alipin ng mga Hodyo. Eh, sabi ng Malapinoon, bibigyan ko kayo ng lupang pangako, bansa na ibibigay ko sa inyo. Eh, nag-isip yung Parao, eh, kung bitawan yung mga Hodyo, sino na ang magpatuloy paggawa ng kanilang mga palasyo? Yung kanilang mga building doon, maggawa ng mga bricks. Eh, itong mga Hodyo, ito yung mga alipin. Kailang ayaw ng Malapino na manatili silang alipin, gusto ng Malapino na sila ay titingalain ng buong mundo na hindi na mga alipin, kundi sila ay mga pinagpala na ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? Tama yung pangako ng Biblia. Ang mga Hodyo ngayon ay hindi na po sila tinitingala o tinitingnan na alipin o nilolockdown na alipin. Sila po ay kinaiinggitan na. Inggit na sa kanila yung mga Arabo, yung mga neighboring countries, mga Palestine. Sino ba itong mga tao na to? Kung baga sabi ng mga Palestino, nang aagaw lang ng lupa to. No, hindi nila maunawaan yun eh. Kasi hindi nga sila taga roon. Pinapunta sila ng Malapino doon para i-occupy yung lupa na yon sa 12 tribes of Israel. So, nagalit talaga yung original na occupants doon na bakit nandito sila. Oh. Dahil ang Diyos ay kasama nila, dinaig nila yung mga tao na nandoon. Sabi nga nila, hindi natin kaya dahil mga higante sila. May lahing mga higante. No? Mga 7-footers o pataas. Yung mga Hodyo, halos kahait lang natin. Everybody say, praise the Lord. Pero nanalo po sila at na-occupy po nilang lugar na yon dahil ang Diyos ay kasama nila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. At sila ngayon ay tinitingala na. Ha? The best weapon nasa Israel. The best army, armed forces, Israelites, mga Israelita. The best agriculture technology, Israel din. Halos mga best nandoon sa kanila galing. No? Tapos halos mga billionaires sa Amerika, mga Israelite, mga Hodyo sila. Yung mga billionaires, si Bill Gates, Hodyo 'yan. Yung si Ford, yung Ford car, may-ari ng Procter & Gamble, Hodyo din. Yung naka-imbento ng Facebook na naging billionaire, Hodyo din. Si Elon Musk, Hodyo din yata. No? Talagang mayroon silang kakaibang talino. Amen. Na sila yung namamayagpag sa buong mundo. Lalong yumaman at nagiging matatag ang Israel dahil kalahati sa kanilang, mayroon ako nabasa na libro niyan, kalahati sa lang kanilang kinikita, pinapadala nila sa Israel. So, hindi lang buhis. Half of their income, pinapadala nila sa Israel. So, naibango nila ang Israel. Amen. And we are the spiritual Israelites. Tayo ay mga Israelites, not in blood, kundi spiritual. Tayo yung inatasan ng Malapino through the leading of our beloved pastor, minamahal, siya po yung namumuno na isang dugong Hodyo para ipalaganap ang ebanghelyo bago magbabalik ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Israel ay wala na silang propeta. Nung kapanahon ng pandemic, 100% sila po ay vaccinated lahat. Wala na silang signs, wonders, and miracles na naranasan. E samantalang sinabi ng Exodus 15:26, ang Diyos ay nagsabi, I am the Lord that healeth thee. Wala na sa kanila yon.
Hinahanap nila yung ganun, pero wala na sa kanila. Because they denied the Savior, ang ating mahal na Panginoon. So, darating yung panahon, pagtutulungan, magkaroon ng gera, at maraming mamamatay sa Israel, diyan na ang panahon, tatawag na sila ng tagapagligtas. Yan naman ang panahon, bababa ang Kristo at iligtas ang kanyang bayan. Amen. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minumahal. Sabi dito, Jesus will establish His kingdom on earth for 1,000 years. Ito po'y tinatawag na millennium. And the saints will rule with Him. Satan will be bound, but at the end of the age, he will be loosed for a short time. He will foment a final rebellion, which God will destroy with fire from heaven. Oh? So si Satanas pala ang commander-in-chief ng mga rebelde. So siya po ay nagrebelde laban sa Diyos, na kumbinsi niya ang mga anghel. O ilang percentage ng anghel yung nakumbinsi niya? 1/3? O ilang milyon na anghel? 1/3 nakumbinsi niya? Hindi na niya kailangan ikumbinsihin lahat. So ganun din ang pattern ng mga rebelde. Hindi na kailangan kumbinsihin lahat. Makakuha lang sila ng kahit 1/3. 1/3 sa population ng Pilipinas, out of 110 million o sa 100 million, mga 30 million na supporter, kaya na nilang pabagsakin ang bansang Pilipinas. O, yan yung kanilang target, minamahal. Pero hindi sila magtatagumpay dahil marami pa rin ang naniniwala sa Diyos. Amen. Kahit hindi pa na sa buong katotohanan. So, ang ating pong misyon is to evangelize them. Tuturuan sila ng tama. Maribaptize silang lahat before it's too late. Marami pong mga pastor minamahal na sinsirong naglilingkod, pero alipin pa rin sila sa layaw ng laman dahil wala silang kapangyarihan. Meron ako nakausap na pastor doon sa Baybay Leyte. Kasi yung kanyang membro na rebaptize sa atin, nilulockdown niya, minamahal, hindi marunong magbasa. Pero pag dumadalo sa gawain, tigda dalawang Bible ang dala. May English, may Cebuano pa. Sabi nung kanyang pastor, kasi dumadaan siya sa kanilang chapel. O Brad, saan punta mo? Doon ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano naman na natutunan mo doon? Kasi yabang eh. Galing sa Bible School, yung mga Amerikano yung kanyang mga supporter, mga missionaries. Ano naman natutunan mo doon? Ba't ka lumipat? Sabi niya, Acts 2.38, Pastor. Ano naman ang laman ng Acts 2.38 na yan? Sabi, ikaw na lang, Pastor, magbasa. Hindi naman ako marunong magbasa. Basta Acts 2.38 ang natutunan ko doon. Ano ang laman ng bag mo? Tinignan, oh, padubli-dubli ka pa ng Bible. May English pa, may Bisaya. Hindi ka naman marunong magbasa. Sabi niya, papuntahin mo nga dito yung pastor nyo. Makipag-usap ako. Inimbite ako. Brad, imbitado ka ng pastor namin. Ako naman, hindi ko naman alam na makipag-debate pala. Di, excited naman ako. Pumunta. Pagdating doon sa chapel. Ah, ikaw pala, Brad. Ikaw palang pastor. Hindi po ako pastor. Preacher po ako. Pastor po namin sa Maynila. Tinirada ka ka doon. Brad, ano bang susundin natin? Matthew 28:19, si Kristo nag-utos? O Acts 2:38, si Pedro nag-utos? Ganun ka agad yung tirada. Sabi ko, Pastor, sino bang inutosan ni Kristo? Mga apostoles. Ang ibig mo sabihin, hindi sinunod ng mga apostoles ang utos ni Kristo? O hindi ko naman sinabi. E kung hindi sinunod ng mga apostoles ang utos ni Kristo, di wag na natin paniwalaan ang Bible dahil ang nagsulat yan, mga apostoles.
Sinunod ba ni ng mga apostoles ang utos si Kristo kasama na si Pedro? Sabi niya, sinunod. Saan mabasa? Na nagbautismo sila in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Naku, minimahal, pinawisan, wala siyang mabasa. Basahin mo yung Acts 2:38 na sinabi ng kapatiran. Binasa niya. Sabi niya, huwag na tayong magdebate, Brad. Dalhin mo na ako sa ilog. Magpabautismo na ako. Pagdating namin sa ilog, dinala ko niya doon sa yung tubig na hindi tumatakbo. Sabi niya, Brad, ayaw ko diyan. Gusto ko yung, you know, yung running water. Sabi ko, bakit naman? Para maanod lahat ng kasalanan ko. Hindi lang malibing. Naku, pinapahirapan pa ako. Ang lakas ng tubig eh. Habang nanalangin doon, halos kaming dalawa, maanod na. Walang mag-assist dahil takot yung mag-assist, baka maanod. Paglubog ko, binitawan ko siya, naanod nga siya, pati kasalanan niya. Everybody say, praise the Lord. Buti lang marunong lumangoy. Sabi niya, praise the Lord, naanod na ang aking makasalanan. Tapos nag-confess sa akin, yung pala, maliban na may asawa siya, may mga babae pala siya. So yun ang maanod, yung gusto niyang maanod. Pastor siya, minamahal, pero wala siyang kapangyarihan, labanan ang diablo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So pagkatapos noon, ayun, mainit na siya naglilingkod sa mahal na Panginoon. May kapangyarihan na siya galing sa Diyos na buhay. So para sa ating mga baguhan, ating mga viewers, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Hindi disgrasya ang pagpunta mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Lalo na sa Luneta this coming February 19. Sana buong bansa. Sana makapiling natin yung mga leader ng bansa natin. Kinatatakutan nila, baka bigla tayong lulusubin ng China. Possible po yan, minamahal. Kung ano yung ginawa ng Russia sa former na dati nilang member ng kanilang estado, ang Ukraine. Ang Ukraine kasi dati member ng Russia yan, under USSR. Nagseparate na. Dilusob ng Russia. Ganon din ang Taiwan. Taiwan is former member ng China yan. E nung nakomunistang China, nagsiparit ang Taiwan. Pwedeng agawin ng China ang Taiwan at madadamay tayo. No? Dahil ang mga Chinese nandito na sa Pilipinas, minimal nakaposisyon na sila dito. Mayroon na silang mga negosyo dito. Nagmamayari na sila ng malawak na mga lupain dito. So magulat na lang tayo. No? Before it's too late. Sabi nga ng mahal na pastor, nung kasagsagan na siya ay nagkukursana, pahintulutan ko na hindi na ako manalangin para lulusob ang mga komunista sa Pilipinas. Tingnan natin kung may Diyos ba na magliligtas sa inyo. Makakapagligtas ba sa inyo yung mga naglalakihang mga ribolto? Lahat ng mga religious leaders, tingnan natin kung kaya ba niyong labanan ang komunismo. O, tingnan mo yan. So, before it's too late, magbalik loob sa mahal na Panginoon ang lahat. Akayin na natin ang ating mga mahal sa buhay, minamahal. Kung hindi natin madala dito, ha? Pwede natin dalhin sa Maynila. Para makita talaga nila ang gawain ng mahal na Panginoon. Umawit na po tayo sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Walang imposible sa Diyos. Nandito na po tayo sa huling mga araw. Ang ating pananawagan ay hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Buong bansa. Bago mangyari ang mga sakuna na yan, yung lakas ng lindol na yan, posibleng mangyari pag magkulang ng prayer ang mga tao. Kung tatama yan sa Metro Manila o sa mga matataong lugar katulad ng Cebu, Cagayan de Oro, Davao, katulad yung nangyari sa Baguio,
marami ang mamamatay. Magkaroon ng gutom. Magkaroon ng sakit. Babagsak ang ekonomiya ng bansa dahil sa pride ng tao. Bakit hindi tanggapin ang katotohanan? Ang katotohanan ay ang mahal na Panginoong Hesukristo. Tanggapin ang bautismo. Anytime, pag tayo po'y tinatawagan na mayroong magpabautismo, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit sa iba yung dagat, minamahal, mayroon na po tayong mga gawain doon. We are ready. Handa tayo. 24 hours a day, kahit sa ating gabi magbautismo, walang problema. Hindi kailangan ikaw ay mag-aral at mag-aral pa ng ilang taon o ilang buwan. Now is the day, now is the time of your salvation. Awitan natin ating mahal na Panginoon. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, Hallelujah! Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit. Hallelujah! Kahit kanino pa, wala sa ating kalagitnaan na presensya natin, mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang liligaya sa mundo. Hallelujah! Pag-ibig mo'y walang gaya. Paano ko matataligtan sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Tulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa pili sa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga anak. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Oh, walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Tulot mo ay pag-asa,
Hallelujah, para po sa mga baguhan na narito, minamahal, and to our beloved viewers na ngayon lang nakapanood, mahal kayo ng mahal na Panginoon. There are four requirements for our salvation. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, according to Romans 10:17. Pangalawa, pagsisisi. Acts 3:19, magsisi, tumalikod sa masamang gawa, at darating sa iyo ang kaginawahan galing sa mahal na Panginoon. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. At ang pang-apat, para tayo po minamali makompleto, patuloy po tayong maglingkod sa mahal na Panginoon, patuloy po tayong dumalo sa gawain. Matthew 3:11, God will baptize you, His Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Itaas pong inyong makamay. Sumunod kayo sa panalangin ito. Minamahal, bagitin po nyo. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na kinapakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking managawang kasalanan. Ako po ay taus-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay, pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, sampu aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap siya, mahal Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sila, O Diyos, sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa katan. Iligtas mo sila sa ampung kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Praise. Magpabutis mo po kayo, minuwal, after po ng ating panalagawain. Tayo po'y dumako na po sa ating po mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, magsisipong bawat isa. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Pinsus, minsan pa mahal na Pinoon, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mami naisip na gawa na bagitin may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banalarapan, patawarin mga anak mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa oras to, O Diyos, po natalangin ng iyong hinirang propeta sa huling kapanahon, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wilde Salmeda, sa po panalangin ng kanyang buong pamilya, mahal na Pinoon. Hallelujah. Aking sinasaway, demonyo ng karamdaman, demons of incurable sickness and diseases, heart disease, diabetes, high blood, demons of cancer, leukemia, demons of incurable sickness and diseases, health vices, problems, unbelievable doubts, poverty, cause of sickness, be healed right now. Bambin be solved, hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Sickness be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal, at bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, minamahal. Huling panawagan po, minamahal, yung hindi pa nakapaglista, lapit lang po kayo sa Sisters Information. Dahil puno na po yung ating first bus, yung second bus ay nasa 20 plus na yata yung nagpalista, no? So, hanggang bukas lang po ang deadline natin sa bus companies. Ibig sabihin, ngayon ang last na tatanggap po tayo ng magpalista, minamahal. Dahil bukas, isubmit na po yan sa bus companies na ating bus company na ating pong kukunin, minamahal. Initially, tentative pa po yan, minamahal, pero mayroon na po tayong na-contact yung Dalin Bus dito sa Kawayan, no? Kasi
Kung maraming nag-o-offer sa atin na less po yung kumbaga pamasahe, sa dalin 1.8, mayroon nag-offer ng 1.5, kaya lang, pag maputukan kayo ng gulong o masiraan kayo sa daan, mayroon ba silang ibang unit na magre-rescue sa inyo? Di ba? Yan ang problema. Baka uuwi kayo dito sa Kawayan dahil hindi naman kayo pwedeng pasakayin ng ibang bus. Ganun ang mangyari niya kasi yan ay renta po yan. So alang mag-abang kayo ng ibang bus at tutuloy kayo sa Manila. Mas maganda man yung dalin dahil anytime pag anong mangyari, minimal, mayroon silang maipadalang bus na doon kayo matransfer. Everybody say praise the Lord. So ito po yung mga ito po yung ating mga listahan, no? Para tandaan po niyo yung seat number niyo. Pero unang-una po, minamahal, mayroon po tayong adjustment sa ating pong pananambahan. So ang ating pong midweek service, instead na Wednesday, ay inadjust po ng Tuesday. Yan po ay February 14, Tuesday. So ang ating talagang church anniversary registered ay February 14, minamahal, no? So instead na Valentine's yung nasa puso nyo, ang isipin nyo, church anniversary. Kasi ang church anniversary natin ay February 14. So pag-ibig ng Diyos ang ating maalaala dyan na mahal tayo ng malapin noon, na mayroong gawain, na totoong gawain, dito tayo binago, dito tayo pinagaling. Amen. So kahit ang February 14 nagiging spiritual yung ating pag-celebrate dahil church anniversary po ng Jesus Miracle Crusade yan. Our church was registered February 14, 1975. So February 14. So sa February 14 po ay midweek service po natin, Tuesday po yan, no? Instead na Wednesday, Martes po ang ating midweek service. Ang ating pong overnight prayer ay Thursday. Hindi na nag-adjust tayo kasi may practice sa Friday, bababa kami sa Friday. So, ang ating ito po ay adjustment nationwide din to. Sinend sa amin. So, ang lahat na gawain sa buong Pilipinas ay inadjust po ng Tuesday at Thursday. So, instead na Wednesday at saka Friday, inadjust lahat ng Tuesday at saka Thursday. So, sa Martes na darating at saka Huwebes na darating, yung ating pong midweek at saka overnight prayer. So, ito na po yung mga listahan ng mga... So, kahit alas 5, call time. No? Kasi alas 7, alis ng bus. So, ito po ay aalis ng Sabado. So, kahit alas 5, nandito na kayo. Para hindi po kayo minamahal, maiwanan. Amen. Baka sabihin, na-traffic kasi brother. Eh, paano ka hindi ma-traffic? Eh, alas 7 ang alis. Alas 7 ka rin umalis sa bahay. Amen. So, wala po ditong by faith, ah. Baka ngayon lang kasi kami naka-experience na nagrenta ng bus dito sa Kawayan. Kasi sa 15 years, sa Tugigaraw kami. Mayroon kasi kaming karanasan noon na kinuha, advance namin kinuha yung mga bayad. Alam ba, dalawa kami brand. Tapos pagsakay, apat pala. Nagpalibre ng dalawa. Ayaw pang umalis sa upuan. Paano yung mga nakabayad? Hindi na sila makaupo dahil nagtaka kami. Bakit kaya? Eh, nasa listahan naman lahat. Nakabayad yung nandun. At talagang dinala ko yung listahan. Iniisa-isa ko. O ito po. Hindi ito natawag. Ay, loved ones ko po yan, Brad. Nagbayad na ba to? Hindi po, Brad. Eh, nako, paano to? Eh, yung lahat nakabayad, nagdala sila ng extra. Okay lang yung extra kung damit. Walang problema. Pero huwag naman kayo magdala ng kaban-kaban na damit, minamahal. Baka hindi na may lagay doon sa lalagyan. Kasi pagbalik ng bus, mayroon tayong ilalagay na speakers. At saka, aywan ko lang yung mixer kung kaya ng Innova. No?
Hindi kasi dadali namin ang JMC dahil napakalaki yan. Wala pong hotel na kayang i-parking yan. Ang hirap i-parking sa mga hotel. Sa yung hotel na kukunin namin ay nasa Malati yata yun. Hindi kaya yung parking area. Hindi naman pwedeng i-parking sa labas yan dahil itutuwing yan. Itutuwing. Pag itutuwing na tutubusin mo na naman yun kung magkano bayad minamahal. Magulat nga pagising mo, wala na, natuwing na pala. No? So, hindi kaya sa mga parking area ng mga hotel yan. Ito po yung bus number one with CR. Ito po yung Dalin bus, Super Deluxe. Super Deluxe with CR, 1,800. Balikan na po to per head. Number one and number two. Set number one and number two. Ang alam ko, yung pinakauna is reserve yata sa driver yan. So, itong number one, number two, hindi talaga yung numbering na to kasi baka i-reserve yung pinakauna. So, number one and number two, beloved brother Benji Dorian and beloved brother Pedro Wang Dali, yung mga preachers na sa harapan. Amen. O, kasi sila yung magabay sa inyo. Sila yung mag-look out kung sino yung hindi nakasakay. Malay mo kung may nag-CR pa. No? Bilangin talaga yan. Every time na bababa, every time na lalarga, bilangin. Hindi iasa sa conductor. Beloved Brother Benji Dorian and beloved Brother Pedro Wang Dali. And then 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mendoza family. Anim po sila. No? So, tandaan po ng ating pong beloved Mendoza family. Anim kayo. 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Yan ang number nyo. So, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Apat sila. Manangan family. 9, 10, 11, 12. Manangan family. 13, 14. Dalawa, beloved sister Jan Marie Lumandas. Dalawa sila, yung anak siguro niya. So, 15, 16, beloved sister Angel Corteros and Jubil Corpus. Mahuli kasi si Angel, may pasok yata siya ng Sabado o may exam. 17, 18, beloved brother Leoncio Madriaga. 17, 18, mag-asawa. 19, 20, beloved sister Mela Bautista and beloved sister Anicia Liwag. 21, 22, beloved sister Los Biminda Barino and sister Silly Sales. Tandaan niyo mga number niyo ha. 23, 24, beloved sister Donna Ortiz, dalawa sila. 25, 26, beloved sister Ivory Alcantara and sister Marilo Sibayan. 27, 28, beloved sister Luz Balaw and sister Yolanda Calpito. 29, 30, beloved brother Jay Kalingasan, dalawa sila. 31, 32, 33, 34, apat sila. Beloved sister Chari Pasyon, brother Jay Pasyon, July Herbon. O, tatlo lang, tatlo. 31, 32, 33, okay. And then, tatlo sila si Pasyon. Tapos, Brother July Herbon, 34. 35, 36, beloved sister Annabel Mimay, dalawa sila. 37, 38, beloved sister Rosinda Manwania, dalawa sila. 39, 40, beloved brother Raymond Pasyon, dalawa sila. 41, 42, 43, beloved brother John Agabao, JV Herbon, yung John Agabao, mayroon po siyang kasama. 41, 42, tsaka 43, JV Herbon. Bus number 1. Ito naman yung bus number 2. Makinig yung bus number 2. Ano to? 1-8 pa rin? 1-8? So 1-8. 1-8 ba ito? 1-6? Itong bus number 2. 1-6? Yung sa bus number 2, may mababa konti ng 200 dahil ordinary aircon to. Kasi ang bus number 1 is Super Deluxe. Super.
Ito ay ordinary aircon, walang CR. So pag halimbawa, hihinto at mag-CR, gisingin lahat dahil mamaya baka, ay mag-CR ako, maihina ako. Ika hihinto lang. O hindi magsabay-sabay. Pag hihinto, baba na lahat. No? Kahit hindi kayo mapaihi o ano, magdumi, dumumi na kayo. Pilitin nyo, baka maabutan kayo sa delikadong lugar na walang CR. So, 1-6 po yung bus number 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sila, Bautista family. Bautista family? Saan ba yung Bautista dito? 13 kayo lahat? Pinagpala. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Okay. 14, 15. Beloved Brother Rodolfo Akad. Dalawa sila. 16, 17. Okay. 16, 17. Or 17, 18. Pablo Guillermo. Brother Pablo Guillermo. Dalawa sila. 19, 20. Sister Rovalin Aglogub and Mr. Jamil Baguio. 21. Sister Mai Atienza. 21. So, bakante pa po yung 22 hanggang 43. So, ngayon lang po natin kunin ang mga pangalan. Kasi pag hindi kayo magpalista ngayon, mayroon kaming idadagdag dito, taga Tumawini or taga Indrili. So, mas maganda mauna kayo, minimal. Huwag na kayo magpa-delay dahil bukas na po namin isubmit ito. Mayroon na o mayroon na nga. Ayaw. Ah, ito. Baka mayroong nga nag-isip na hindi na ako sasama dahil hindi ako nakapag-fasting at saka wala akong pera. So attention to all beloved choir members. All beloved choir members. Ibig sabihin, adults, finest, and youth choir. Hindi na kasamang children's choir dito. To all beloved choir members, ito pa galing sa main church, minimal. Automatic 1-month suspension sa mga hindi pupunta sa ating church anniversary. God bless us all. So kahit nakapag-fasting kayo, pag hindi kayo pupunta sa church anniversary, automatic 1-month suspension. Pero kung makapunta kayo sa church anniversary, kahit hindi kayo kakanta doon dahil wala kayong fasting, walang suspension. Amen. Mayroon pa rin kayong duty. Hindi ibig sabihin na pupunta kayo doon, mag-civilian kayo, mag-uniforme kayo para mabigyan kayo ng duty. Kawawa naman yung mga CR doon na walang mag-duty taga Kawayan. Oh, ganoon naman taga, rotation yan. Mapunta ka sa CR, sa mga portalet, at then mapunta ka sa entrance ng pagdating ng makapatiran, and then after 1 hour, ilalagay kayo sa crowd. Kung ano yung rotation ng mga duties, lahat kayo, buong Pilipinas o buong mundo na nandoon, makatikim ng duty yan, o makaranas ng duty. Hindi lang Kawayan. Tagawa 1 hour lang yan. Oh, 1 hour na maglinis ng portalet, 1 hour na mapunta kayo sa mga entrance ng highway, 1 hour na mapunta kayo sa crowd. And then before tayo uuwi, mamulot ng mga basura, mayroon tayong mga yung mga itim na mga silupin para sa mga basura para pag-alis natin sa venue, malinis ang Lonita Grandstand. Hindi naman Kawayan lang ang gagawa niyan. Magtutulong-tulungan yan bawat outstations and outreaches. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ulitin ko po, minamahal, ang ating pong Tuesday, ang midweek service ay Tuesday, ang ating overnight prayer ay Thursday. At ang ating pong mga choir members na hindi makadalo, automatic po yan. Automatic yan, 1 month suspension. Kahit nakapag-fasting po kayo, minamahal. Pero hindi kayo makadalo sa Manila. So, kung talagang hindi talaga kayang lumalo, so tanggapin na po natin yung 1 month suspension. Amen. Amen. Pero mas magandang makadalo tayo. No? Ugaliin po nating nandoon tayo sa bawat pagtitipon dahil ang final na pagtitipon, yun na yung rapture. Doon na tayo magtipon-tipon sa kaharian ng langit. Palakpakan natin ating mahal na Pinoon, minamahal. Tayo po'y dumako na po sa ating special offering. Wala na pong announcement, Brother Benji, hindi baka ma-confuse tayo.
Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa oras ito mga minamahal, tayo po ipatuloy na. Tayo po idadako ng mga minamahal sa ating panalangin po mga minamahal ng ating special offering na para po sa pangangailangan po ng ating karagdagan pangangailangan po ng ating banalagawan. At ilabas ang ating may pagkaloob at ating ipanalangin yan mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. O po dakila po namin ang masalangit Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakila at banal mong pangalan, malapit Jesus sa pangalangin namin na mahal at kinagala na Pastor Willistad Almeida, malapit kami o Diyos. Hallelujah. Taos puso na pupulit at pasalamat, malapit noon. Sa lahat ng mga biyaya, malapit noon ay pinagkalob mo sa'yo, manak. Maraming salamat. Sa oras na ito, malapit noon. Hallelujah. Hallelujah na kami makapagkalob ng aming special offering. Dalangin po namin, basta-basta tumutuwa, malapit ka patuloy, magbuhos na masaganang biyahe at pagpapala. Ito pa kami sama dalangin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Come let us offer the sacrifice of praise. Come let us offer the sacrifice of sa Lord. God bless you po sa inyo mga pinagkaloob. Ang ating mahal na Panginoon ang magbuhos sa inyo ng masaganang pagpapala. So narinig nyo na po mga minamahal na ma-announcements kanina ating beloved ordained preacher patungkol po sa ating banalagawa in this coming week mga minamahal at yung patungkol sa bus. Hallelujah. Additional na lamang po mga minamahal sa lahat na nagpalista na po lalo na yung nasa first bus. Final na po yan mga minamahal. Hindi na po pwedeng mag-back out mga minamahal dahil wala kami mahanap na ipangtatapal po sa inyo, mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating Diyos sa buhay. So, agaya nga po na nasabi natin, beloved ordained preacher, kung sino man po mga lalo na sa choir members hindi makapunta sa Manila on this coming Sunday, mga minamahal, ay automatic na po na 1 month suspension. Kahit pa po nakapag-fasting po kayo, mga minamahal, ay masuspindi pa rin po kayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At pag nasuspinde, bago makabalik, mayroon po ulit fasting yan, mga minamahal. So, maging aral na po sa atin yan, mga minamahal. At sikapin talaga natin, every event sa Manila, mga minamahal, ay makasama tayo. So, dati ko na rin i-announce, habang matagal pa, mga minamahal, ang coming next event po niyan is yung birthday po ng ating mahal na pastor. This coming June 28 or any date on June or July, mga minamahal. So, habang matagal pa, simulan na rin po natin mag-ipon mga minamahal para sa pamasahe that on that day mga minamahal sa birthday po ng ating mahal na pastor. At para po sa mga beloved choir, every birthday po ng ating mahal na pastor ay nagbibigay po tayo ng regalo mga minamahal in terms of cash para po ibili sa mga pangailangan ng mahal na pastor. So every birthday ng mahal na pastor, kinikailangan lahat, lalo ng mga beloved choir, pero pwede rin po sa ating mga beloved brethren, mga minamahal, magbigay na tayo mag-iipon para sa regalo po natin sa birthday po ng ating mahal na pastor. Palakpakan natin ang ating mahal na pastor. I-announce ko na po yung advance, mga minamahal, para pag malapit na yung date, hindi na naman po tayo nagkukumahog kung saan po tayo kukuha, mga minamahal. Para habang malayo pa at nagbibilang pa tayo ng buwan, mga minamahal, nakakapag-ipon na po tayo. Hallelujah, para po sa karawan ng ating malapas na para po sa ating mga pamasahe at maging yung regalo in terms of cash, mga minamahal. Hallelujah, para po sa ating mahal na pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So sa oras na ito, wala na ibang announcement, mga minamahal, dahil meron pa mga gawain sa ibang mga outstation, mga minamahal.
Tayo po'y tumayo na at ating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa tagumpay ng ating banal na gawain at aking binibigay ang buong pagkataon sa ating malakapati at ating beloved brother Pablo Guillermo na siya ang mga minamahal, hallelujah. Siya po mga minamahal ang manalangin sa ating pagtatapos. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Benji. At manalangin tayo sa ating pagtatapos. Hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kami nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo, Diyos, na matagumpay namin na isagawa ang iyong banal gawin sa oras na ito. Maraming maraming salamat po, Diyos, mula MC, joyful at solemn na papuling awitin namin iyalay sa iyo. Sa buhay, patutuo namin na pakinggan na nagpapalakas ng aming pananampalataya sa iyo. At sige, sa maraming salamat din po, Diyos, sa awitin ng choir, siya daloy ng espiritual na pagpapala. Maraming salamat din po, Diyos, sa pagpapaliwanag ng pagbibigay, isang susi ng pagpapala. Maraming maraming salamat po, Diyos. At sa aming pansamantalang paghiwalay, O Diyos, gabayan pat, ay higit namin pinasalamatan ang iyong matamis na presensya na padamamon sa amin at sa iyong banal na salita na ebanghelyo ng kaligtasan na siya, na aming napakinggan na pag-aralan sa araw na ito. Nawa ipatimo sa aming mga puso at isipan na ang iyong banal na salita para hindi kami mawalay sa iyo, Diyos. Hallelujah. At sa aming pansalampantalang pag-iwalay, ikaw, Diyos, ang gumawa patnubay sa amin para tayong mamaluhati sa kanya-kanyang tahanan, baon-baon yung dakilang pag-ibig. At hallelujah. At sa aming mga kapatiran na hindi nagpalista, ipuin mo ng pangapuso na sila ang magpakadalo sa gawain ng, sa church anniversary, 48 church anniversary sa Maynila. At ikaw na rin, O Diyos, ang mag-provide ng aming pangailangan, pangaperan, panggastusin namin, pangbayad sa bus at sa kamakulan. Pagpalaay mo kaming lahat, O Diyos, ito't samang panalangin sa matamis makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Through your mighty, yes, I.